Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito naman po tayo sa isang episode ng vlog natin. Sa harapan natin ngayon ay makikita na yung printer ng HP. Itong model ay Laser Jet 400 D2N M401DN. Tingnan natin kung anong problema nito kasi nagreklamo sila daw nagdo-double image yung text. Hindi ko alam rin kung ano to, pero sa palagay ko baka fuser. Papalitan na natin kung meron tayong spare parts. I-test muna natin kasi kailangan, hindi naman to kailangan i-install kasi LCD type to. I-print lang natin yung test niya. Gawa lang tayo ng report. Ayan. Ayan, kung makikita nyo yung supply status niya, nagda-double image. Nagdo-double image, ibig sabihin sigurado ako fuser to kasi nga ang toner nito ay hindi original, ng imitation lang, kaya itong dahilan ng pagkasira ng fuser niya. Ang fuser film nito ay tinatawag namin na ano, chrome, monochrome na film, kaya madali sa i-repairin, i-repair pa, palitan natin. Kaya pakita ko sa inyo kung ano pag palit nito. So ngayon guys, buksan na natin to. Dito tayo dadaan. Tanggalin muna natin yung toner. Ang toner nito ay EPE. Sira eh. Ito, buksan natin itong dalawa para ma-access natin yung likod. Ganski saka subscribe at saka i-click niyo lang yung notification bell sa mga bago nating video. Makatutulong din siya sa inyo to sana, lalo na sa gustong matutong maging technician tulad ko. Malaking bagay rin to, lalo na sa mga estudyante diyan, sa mga kasama natin taga Mindanao. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung mga spare parts kayo, madali na naman ito kukumpunin, lalo sa mga opisina, sa school. Malaking bagay ito, makatulong sa inyo. May sikreto dito guys na matanggal lang siya kasama na yung buo ito. Ito mga series nito guys, 2035 na laser, 2035-400. Pare-pareho lang ang setup niya sa likod. Ganun din ang process pagbukas. Baka may unit kayo dyan at saka ma-minimum lang ang problema. Pwede nyo magawa yan. Yan ang mga wiring na sinasabi ko sa inyo. Tatanggalin na natin para makuha natin yung fuser unit niya. Ito, ito. At saka ito mga connector niya.
note lang guys, hindi yan maano, hindi kayo magkamali diyan sa pagbunot o pagbalik. Kasi nga itong mga wire na to may kanya-kanyang butas na ipapasok. Pinakita ko lang sa inyo kanina kung anong wire. Hindi kayo magkamali diyan na pagbalik. Kaya sinasabi ko sa inyo na madali lang to. Kasi nga ang wiring madali rin ano at sa kanya. Dito sa kilid, nakikita nyo guys, mga gear, tatanggalin natin to yung fuser gear nya, ito, at saka ito, at saka ito. Tatlong gear na yan, kukunin na natin para mahugot natin yung fuser unit. Gaya mga pre, tingnan nyo lagi itong, kung nakikita nyo may sign dyan, dapat nakaganyan din ang posisyon nya sa pagbalik nyo. Ang dito walang problema kasi nga may guide na yan. Ito ang guide ang tandaan natin, at saka ito, ayan o, may guide sya. Yan, yan. Pagugot niyan, ganun din. Yan. Tapos may dalawang screw dyan sa baba. Yan, dalawang screw. Yan. Kukunin yan. Access na yan lahat. Makikita natin yung fuser kung anong sitwasyon niya. Kung bakit nag-double image siya. Ito yan guys, yung ano, fuser unit. Nakita niyo yung fuser niya, oh, bulog na. Kung sa mga gulog pa bulog, parang madulas na siya. Oh. Yan kasi ang nagpapaganda ng image ng isang text sa document niyo kung mag-print kayo. Minsan, may mga itim na dito, or minsan, warak na, nabutas na ba? Isa rin yan. Nandyan din yung fuser ruler. Yan, sa loob. Test lang natin to, ang apat na screw. Ang apat na screw kunin natin para makuha natin. Pero tatanggalin muna natin to. Ito mga pre, oh, kailangan nyo to tandaan. Kung anong posisyon niya, gano din ang pagbalik. Yan, dalawa. Kasi umiikot yan, oh. Yan. Pakita ko sa inyo. Oh, yan, umiikot yan. Dapat kung anong posisyon niya, gano din yung pagbalik nyo. Yan.
Pero kailangan natin tagalin. Routine lang. Kung gusto niyo karagdagan ng tanong o comment, pakilagay lang ko sa ilalim sa comment section. Baka pwede ko kayong matulungan sa nalalaman ko lang. Nya. Kailangan natin tanggalin 'to. Ito, spring. Ang spring holder ng unit. Kunin pa natin to. Press lang natin to. Ginawa natin yung kanina kabila. Take note lang guys ulit. May left and right. Kung saan yung kinuha, doon yun ibalik. Kasi may position siya na ang holder ng spring holder niya. May guide siya kung saan mo sa kinuha, doon mo siya ibalik. Ayan. At saka ingat na pag ano, baka tumalsik yung spring. Ayan siya. Oh. Yan, tanggal na. Access na ngayon yung fuser. Ayan. Itong ruler niya maganda pa. Maganda yung ano, kahit may ano, linisan na natin to. Take note ulit guys, nakikita nyo yung ano, yung para maitim, yan guide nyo yan para sa ruler. Kung makikita nyo yung ruler nya, may gear, plastic gear dyan din dapat nakatapat yung fuser film na black, yung guide nya. Ibig sabihin ito nakatapat sa power cord. Yan. Pagbalik niyo mamaya, o pagbalik natin mamaya, ganon din ang paglapag natin sa kanya. Tanggalin. Ayan. Saka linisan na natin ito guys. Ayan. Ito yung heating element niya na luluto sa kanya ng tuner. Pero kung hindi na maganda yung fuser niyo dahil sa tuner na imitation, yan ang resulta niya.
lang dito mga alcohol, mga ganyan, para madali ma, ano, hindi, wag lang tubig. Ayan o, dumi. Tapos na linis, yan, balik na natin. Lagyan natin yung film. Pero bago yan, lagyan natin ng ano, galing mismo sa HP na grasa or grease. Thermal grease lang to, hindi sa buwede sa gear. Malamig kaya itong ano yan, malamig itong epekto nito sa film, kaya hindi sa masusunog. Pag wala to, madali sa masunog, madali masira yung unit nyo. Kunti lang. Yan o. Parang toothpaste yan o. Pero, grease yan. Sa atin, sa Pinas, marami din yan na mga, ano, mga pwede mabilihan. Maghanap-hanap lang kayo sa mga shop. Yan. Kunti lang. Para ma-proteksyonan lang yung heating element niya. Mga luma na to na unit, pero mas maganda pa to sa bago ngayon na. Kailangan mo ng drum, kailangan mo ng tuner. Dami pang pasikot-sikot, pero dati mga unit na luma, madali ito guys. Oh, oh yan, nakikita nyo itim yan. Oh yan, oh yan, pasok natin yan. Buo na siya. Pambalik na natin ito guys ha.
Sarado naman. Balik naman natin ito sa sarado para ma test na natin kung anong resulta niya. Maganda ba or hindi. Ayan. Sarado na natin. Sarado na sa natin. Testing na natin kung magandang resulta. Ayan. Guys, wala na sa ano. Wala na sa double image. So, compare natin nung kanina na hindi pa natin panilitan, ito 'yon. Ang resulta niya ito. Nakita niyo na, na hindi siya nagdodoble. Nasolve na natin yung problema ng printer. Yan. Diba? Para malabo siya kanina. Nagdo-double image. Ngayon wala na. Sa 60% na yung ano yung toner. Yan. Kita nyo na ang diferensya, diba? So yun guys, nagawa na natin paraan. Pwede ko na ito i-deliver sa department na kinuha nila. Maraming salamat sa inyo guys. Yan lang ang ating episode ngayon. Hanggang sa susunod na pagkita natin. Maraming salamat. Mabuhay.